Ito po, idol. Si Nerissa Tumpalan, idol, nirereklamo niya yung isang kainan po na inaabot po hanggang alas 11 po ng gabi. Ang ingay ng mga nag-iinuman at nagpapatugtog daw po ng mga music. Diyan po yan sa may barangay San Antonio, Binyan, Laguna. Hindi naman daw po niya nais na maipasara ito, idol. Ang gusto lang po sana niya sa tulong po ay ayusin na lang. Ah, consideration. Yes. Opo. Ang bait naman itong si Ma'am Nerissa, nakaintindi. Mm. Oh, sige, sige. Ma'am Nerissa, magandang hapon. Maganda hapon po, Sir Tulfo, Sir Rafi. Nakita ko po yung video na maingay nga yung kapitbahay nyo sa harap. Meron tong restaurant ba yon? May mga nagkakantahan, may nagiinuman, yung baho yon? Balit lang pong kainan yun, sir, na parang ginawang pwedeng kumain. Yung ilang tao pwede pong take out. Okay. Yun po ang alam namin. Pero nung nag-umpisa na pong nag-open, may inuman po pala. Sige, pakita mo natin video para makafollow yung mga netizen sa pinag-uusapan natin. So, ibig sabihin, may kantahan, rinig na rinig, from across the street. So, nakakapirwisyo kung tutusin. So, Ma'am Nerissa, anong gusto niyo pong mangyari? Ang gusto ko lang po, sir, nung po kasing una, nag-observe naman po ako, kasi ang inisip ko po, pag mas maagang inagapan, maagapan po sana, kasi ka-open lang naman po nila. Good. Kaya yung ang pinakiusapan ko, hindi po akong direct na nakipag-usap sa kanila, kasi hindi naman po ako masyado nakikipag-anuhan sa mga tao dito. Ngiti-ngiti lang po, paano-ano lang, kasi dito lang po ako sa bahay. Ang nakiusap po, yung katiwala po nitong tinitirhan namin. Kinausap po niya yung landlord, yung may-ari ng inuupahan, at saka yung kapatid daw po, tapos yung may-ari mismo ng tindahan. Okay naman daw pong kausap yung may-ari. Opo. Kasi ang una ko pong complain, yung tugtog po nila nung araw, nung nag-open. Akala ko nung opening lang po, okay lang naman po, naintindihan ko kasi Sunday naman po. Pero the next day, Monday, ang lakas po ng tugtog, online class po ngayon. Tutok po sa amin, tapat na tapat po, sir, kami. Imagine niyo po. Opo, rinig na rinig nga po, ma'am. Rinig na rinig, opo. So everyday, ma'am, ganun, may patugtog na malakas. Hindi na po, sir, yung everyday naman. Parang pinaka-concern ko lang po ngayon, sir, yung po sa gabi. Ah, pag sa gabi, malakas ang tugtog. Yung pong inuman, tapos may tugtog po. Na, kumbaga, aware naman po ako sa ngayon kasi pandemic, di po mabawal. Kaya nga po nagtanong-tanong ako, okay na ba yan? Pinapayagan na ba yan? So, ang concern ninyo ay yung inuman tapos maingay. Opo. Tapos may kasama pang tugtog. Opo. Ayun. Plus, yung siyempre po, usapan po, maingay, ganun po. At siyempre, ma'am, istorbo ngayon sa mga nag-aaral. Lalo opo, na ngayon, online opo. Class o sa bahay lang. Opo. Okay, sige. May curfew ba dyan sa inyong lugar? Curfew? Yung curfew po, sa ngayon po, kaya nga po nagtatanong ako, wala naman po akong matanong. Ang sabi naman po kasi nitong nakikita ko rin po, pag ano dumadaan po yung patrol, hindi naman po sila sinisita. Kausapin natin si Michelle Evangelista, yung may-ari. Miss Michelle, magandang hapon po, madam. Hello, sir. Good afternoon po. Ayaw po kayo ipasara ni Ma'am Nerissa yung sa kanya. Konting konsiderasyon lang daw po, ma'am. Pasensya na po kayo kung medyo naka-ano pala ako. Hindi po po alam na. Kasi po, sir, that time siguro po, wala po ako doon. Nagkataon po na yung sound siguro po, nantauhan po. Medyo... Hindi, sir. Ma'am, patapusin mo natin. Ma'am Nerissa, sorry, ma'am. Patapusin mo natin. Tinawagan natin si Michelle para payagan natin magsalita. Sige po, Miss Michelle. Sir, nagkataon po siguro na yung sound po, napalakas nung tauhan po doon. Ngayon po, sa pangyayaring yan, sir, sana po man lang, nag-usap na lang po kami personally, para po hindi na po dumating sa punto na ganito. Kung ako naman po ay may mali, wala pong problema, tatanggapin ko po yon. Kasi po, kung alam ko po na online class nga po pala, sinabihan ko sana po yung tauhan ko. Kasi rapi, talaga pong mali talaga yun na sobrang lakas ng sound, tapos may mga neighbor tayo. Mali naman po talaga. Kaya sabi ko, sana po naayos na lang po namin na ano, kasi pagkasabihan ko rin po yung tauhan ko. Ma'am, kasi, sorry, sir, may kulang sir po sa mga sinasabi nyo. Kanina ko pa kayo iniantay na marinig yung magic word. Yung magic word. Apo, sir. Apo. Sabihin yung magic word kay Ma'am Nerissa. Sige po, sir, ganito po yun. Although mali po talaga na may ano po talaga to, na nire-reklamo niya ako dito. Talaga lang po, sir, mali talaga. Mali po talaga, mali. Mali po talaga yung ganon. Kasi 10 oras na ng gabi, ang lakas pa okay. Ng sound.
Ma'am, samahan niyo din po ng sorry, ma'am. Samahan niyo din ng sorry. Sir, ako po, sir. Humingi po ako ng pasensya kay ma'am. Sobra po. Neighbor ko po yung katapat po namin dito. Humingi po ako. Kung ako man po may pagkakamali sa sitwasyon na ito, tinatanggap ko po yun. At pagkasabihan ko po yun dito na hindi na rin po ako mag-iingay ng ganitong klase. At least magiging aware na po ako. Kasi sir, kakabukas lang po nito. At maliman po yung pagbubukas po ng business. Pero kailangan ko pong magtrabaho para po mabuhay. I know. So, I understand. Diba? So ma'am, ibig sabihin, nagsusorry ka. That's a public apology. At the same time, okay, nangangako ka na babaguhin mo na yung sistema na pagninegosyo nyo. Opo, opo. Sobrang dodoblihin ko ang aking sa mga tauhan ko, pagsasabihan ko na kahit cost ng ingay, kahit pag-uusap nila kung pwede, baka pwede, bawasan nila. Kasi po sir, minsan pag nagkikwentuhan, di mo nasabi, napalakas na yung usapan, di mo namamalayan, di ba? So, sa pagkakataon yan, at least po maging aware na ako. Kakasasawayin ko na po sila. Kasi okay, sir, mahirap po sa panahon ngayon, lalo pandemic. Ako na po, ito mismo magsasabi ha, hindi ako taga dyan, pero mukhang hindi ata tama na mayroon nagiinuman dyan sa inyo pong karinderya. Maliban na lang kung meron po kayong permit galing sa barangay, City Hall, na pinapayagan ng inyo pong karinderya ng inuman. Kasi yung inuman yan, pinagmumulan ko minsan ng gulo. Paglasing na mga yan, mag-iingay yan, manggugulo, ihi na lang kung kanino-kanino bakuran, ihi na lang dyan basta-basta kung saan, susuka, di ba ma'am? So, habang maaari ma'am, maliban na lang kung kasama sa permit ninyo, pinayagan kayo na magkaroon ng inuman dyan, then go ahead. Sisisihin natin yung barangay at City Hall. Pero kung wala kayong permit, para gawing inuman yung inyong karinderya, don't. Okay ma'am? Ganito po yun sir. Nagkataon lang po siguro na may nakiusap lang sa akin dito na sir, yung kunyari po. Ma'am naman, ang hirap sa'yo. Kanina pa, kinakampiya na nga kita. Mamaya, papasara kita. Sige, humilit ka pa. Napipikon na ako sa'yo. Pasensya na po, pasensya na po. Okay, po. Magpakumbaba ka kay Ma'am Nerissa. Ikaw na nga nakapirwisyo, ikaw pa matapang. Mamaya, papasara kita. Promise. Ma'am naman, puro ka dakdak. Itong si Ma'am Nerissa nga, hindi na masyadong sasalita. Ma'am naman. Ma'am, I'm sure wala kang permit yan. Hindi ka bibigyan ni chairman ng permit. Hindi pwedeng inuman, ma'am. Saka, hindi naman po talaga ito inuman. Kaya nga, ma'am, nasa video inuman. But anyway, ma'am, huwag ka nang humirit. Okay. Chairman Michael Gonzalez, magandang hapon po, chairman. Sir. Ma'am, magandang hapon po, sir. Rapid tool po. I'm sure, sir, hindi niyo po binigyan ng permit para wala. Magkaroon ng inuman doon sa karinderya na yun. Tama, sir? Opo, tama po kayo, sir. Wala po talaga kaming permit na binibigay po sa kanya. Okay. At nagulat nga po kami kung bakit nakapag-operate siya ng ganyan. Subalit, bilang tayo naman ay makatao at dito tayo sa panahon ng pandemic, kung mga konsiderasyon po kung mga karinderya lang, hindi na po natin bibigyan. Subalit, kung ganyan naman po yung nagiging tumatakbo na ganyan umuwi ang kanyang hanap buhay, may mga inuman, hindi po natin itotolerate yan, sir Rapi. Tama, sir. Si Ma'am Nerissa, napakabait po to, si Nerissa Tumpalan, mabait na kapitbahay. Sabi niya, okay lang magnegosyo, naintindihan niya. Pero unawaan din naman yung kalagayan niya na merong nag-online class sa kanyang bahay at siyempre gusto makapagpahinga. So, wag yung inuman. Pwede ka rin din kumain o di ba bumili. Apa. Wag lang yung inuman kasi pag inuman, chairman, di ba, maingay yan, magulo yan. Totoo po yun. At saka bawal naman yung inuman, chairman, di ba, sa... Apa. Sa kalsada? Okay. Bawal po talaga. At okay, ang aming nga pong curfew dito, hanggang 10 PM lang po talaga, Sir Rapi. So dapat 10 PM, Chairman, sarado na po yun? Sarado na po, opo. Totoo okay po yun. Ito na ngayon, ang tatanungin natin si Ma'am Nerissa kasi siya yung may last say dito. Opo. Madam Nerissa, ano pong gusto niyo mangyari, ma'am? Nakikinig po ako sa paliwanag ni Ma'am Michelle nung tinatanong niya siya. Ang binapaliwanag po niya, yung ingay daw nang nagtitinda, yung ingay daw po nila. Ang hinihintay ko pong marinig nga sana, yung nagiinuman. Araw-araw ko po silang naobserbahan kasi nasa bahay lang po ako, madalang akong umalis. Hindi po ako nag-aayos, nakikita ko po. Andun din po siya, nakikita niya. Ang concern ko po talaga, yung inuman. At saka yung pagsusuot ng proper mask. Maski po siya nakikita ko, simula nung nakita ko po siya, hindi siya nagsusuot ng mask. Ng face mask. Kami po, pag bumibili po ako dyan sa tapat, tanungin niyo po, naka-face mask po ako. Pag lumabas na po ako dyan sa bakuran, naka-face mask po ako, naka-face shield po ako pag pumunta ko ng palengke. Kasi gusto ko pong mag-example ako, nung mga katabi ko, nag-iingat po ako kasi ang anak ko may autoimmune disease, delikado po ang sakit. Kaya yun lang po talaga ang concern ko. May sakit po ang anak ko. So, yung inuman po ang inyong concern. So, Ma'am Michelle, itigil na yung pag-inuman, ha? Opo, opo sir, wala na po. Hindi ano na po yun, sir. Ano lang po, focus lang po ako sa binalot, sir. Kasi kahit pa paano, may okay. Hanap okay, at saka next time, ma'am, huwag na kayo magsinungaling, ha? Kasi kanina nagsinungaling ka. Sinabi mo na wala ka doon, hindi mo alam na yung mga tauhan mo, nagiinuman na pala. Sabi ni Ma'am Nerissa, nakikita ka niya nandun, wala ka pang araw face mask. Oh.
Nabiking ka pa tuloy. Opo. Oh, di ba? Huwag ka na kasi magsinungaling kasi, Ma'am Michelle, mas lalo nakakainit ng ulo, lalo doon sa nagreklamo, kung magsinungaling ka pa. Tama yung ginawa mo kanina, pakumbaba, huwag mo nang hiritan pa. Nagpakumbaba ka na, nagsorry ka na, ina-accept naman. Huwag ka na lang umulit at huwag na magkaroon ng inuman. Dahil kung hindi, papasara ka talaga namin. Okay, madam? Sir, gusto ko lang pong ipalam. Sa totoo lang po, nag-isip po ako kung ipaparating ko sa inyo ito. Marami pong gabi na pinag-isipan ko. Ma'am. Pero sa tansya ko po, sa klase ng ugali at pananalita ni Ma'am Michelle, mahirap po siyang i-approach. Nakita niyo naman po, ayoko po nang may kaaway. Ako po ang taong ayoko po nang may kagalit. Ay, hindi po ako mahilig makipag-away. Gusto ko po lagi nasa ayos. At yan din po ang tinuturo ko sa mga anak ko. Ayoko po nang may kagalit. Napakabait yung pong kapitbahay, ma'am. Very considerate kayo kung tutuusin. Okay, nagreklamo kayo kasi kinailangan talaga. Kumbaga, punong-puno na kayo. Kayo po yung ideal na kapitbahay. Magreklamo sa tamang lugar. Oo, kasi lahat naman natin kailangan natin ng hanap buhay. Kami rin po, ang asawa ko, naghahanap buhay, napapagod. Opa, sila din po, alam mong kailangan din po nila yun. Eh, hindi naman po para sila ihadlangan ko. Basta lahat po tayo sa lugar lang. Oh, sige, Chairman. Apa-apa, Serapi, apa-apa. Wala naman problema yung magtinda siya ng mga binalot na sa dahon ng mga pagkain. Okay lang daw yun. Apa-apa. Kainan, etc. Ipatigin na po yung inuman, Chairman, please. Apa, ipamamonitor ko po yan, Serapi. Pag may inuman pa, Chairman, pasara nyo tapos huliin po yung mga nag-inuman and then pasara po. Apa-apa, pasara po natin agad-agad, Serapi. Pag siya ay lumabag dito sa kasunduan na ito. At saka, Chairman, hanggang 10 lang po, ha? Apa, 10 p.m. lang po, Serapi. Apo, sir. Madam Michelle. Sir. Okay, 10 p.m. lang at saka wala ng inuman, period. Okay po, sir. At mag-wear ng face mask po, lahat ng mga tindero, okay. Tindera nyo, pati kayo, ma'am, mag-wear ng face mask pag nagsiserve sa mga customer. Okay, ma'am? Opo, sir. So, pasensya na po, sir, kay ma'am. Hindi, huwag kayo mag-sorry sa akin, ma'am. Huwag kayo magpasensya kay ma'am Nerissa. Opo, kay ma'am Nerissa po ako na nahihiya po, sir. Kasi may sorbo po pala. Ma'am Nerissa. Yeah, ma'am Michelle, okay lang. Kasi mas maganda yung magkakatabi tayo, mag-okay sana tayo. Naalala na lang ako i-approach ka kasi baka hindi tayo magkaintindihan gawa ng nagpasabi naman ako sa katabi. Pero sa observation ko kasi, parang hindi rin naman nare-respeto yung aming pakiusap dahil wala namang nababago. Yun lang naman ang purpose ko. Hindi naman tayo para magkagalit o mag-alunghan kasi ayoko nang ganun. Tama. Oh, very considerate ka talaga, Ma'am Nerissa. Kanina pa ako humahanga sa iyo. Napaka-ideal mong kapitbahay. Okay. Sige, ha. Nagkabati na kayo. So, okay na po kay Ma'am Nerissa. Opo. Sir, hindi naman po kami, sir, magkaaway. Para magbati. Hindi, pero okay ka na doon sa mga paliwanag niya. So, tapos na. Okay? Okay po, okay po. Natuldo ka natin problema. Tutal, nandiyan naman si Chairman. Si Chairman will make sure na matutupad ito mausapan. Opo. Okay. Madam Nerissa Tumpalan, salamat po at andito lang po kami kung sakali hindi natupad at andiyan si Chairman nakikinig pa, we'll make sure na talaga matupad to. Okay? Ma'am Nerissa? Thank you po, sir. Madam Michelle, salamat po sa talagang binigay sa amin. Kay Ma'am Nerissa po, pasensya na po talaga. Siyempre si Chairman Michael Gonzalez. Salamat po, Chairman, sir. Maraming salamat po, sir. Magandang hapon po, Chairman. Magandang hapon po. God bless po. Napakabuting kapitbahay ito si Ma'am Nerissa. Very considerate. Kung ibang kapitbahay pa to, ay, pasara yan. Kasuhan yan. May kasama pang mura. Kasi na-perwisyo eh. Kaya sino ba naman hindi magagalit? She's very considerate. Kinukonsider niya yung, pandemya ngayon, gusto kong kumita kayo. Kailangan din ng pera. Kailangan ng pera. Okay. Pero paano naman ako? Yan yung give and take. Alam yung give and take. Mga kapatid, meron na po tayong 17.1 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. And sa mga nagtataka po kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na nakapindot po kayo dun sa bell button. Select niyo po yung all para lagi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel.